Good day, guys. Welcome to my channel. So, bali, for today's video, magluluto tayo ng paksim na bangus. Wow! Pagbigyan natin ng ampalaya. Sa kalong. So, bali, mapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko lulutuin na kakaiba. Ito, guys, antayin nyo pagka lulutuin ko lang. Hello guys, nandito na naman ako. So isi-share ko lang sa inyo ngayon kung paano ako magluto ng pansarili kong timpla na paksiw. So try nyo din to guys, baka magustuhan nyo tong ganitong timpla. Kasi lahat naman ng aking pinatikim neto ay nasarapan at gusto nila at kinapi nilang aking recipe kung paano ko timplahan. So ito guys, bali ang ating lulutuin ngayon yan, yung isang pirasong bangus. Ayan, so bali mamaya ikakat natin yan. And then, ayan ang mga ating pantimpla. Talong, ampalaya, suka, sibuyas, luya at yung siling haba. So bali guys, meron pala tayong sobra sa ating ampalaya. Ayan. So bumili na rin ako ng dalawang supot na pang takbit. Ayan ang ating lulutuin mamayang gabi. So mas makakatipid na tayo dyan guys. May pangulam na tayo mamayang gabi. So tara na guys, umpisaan na natin. At eto na nga guys, so bali hiwain ko na yung ating bangus. So ituturo ko nga pala sa inyo guys kung paano yung technique sa paghiwa ng bangus at nang hindi siya maturog. Ayan, syempre ano muna yan, kaliskisan muna yan. And then umpisaan natin guys hiwain sa batok hanggang papunta sa maitsan. So hiwain lang muna natin guys, wag natin itagos sa buto. So hiwain lang natin na maninipis. Syempre kung madami kayo, nipisan nyo yan guys. Ayan, huwag mo nang i-diretso sa may buto guys para hindi madurog ang ating bangus. And then, isuot nyo yung kutsilyo and then pukpukin nyo yung para maano yung buto. Yan, lahat ganyan. And then, after nyan guys, saka nyo i-diretso na i-cut isa-isa. So, yung ganyang way guys, hindi masisira ang ating bangus guys. Yan, tignan nyo, napakanipis ng aking pagputol pero ang ganda guys, walang hindi nasira ang ating isda. Tingnan nyo guys, perfect cut yan guys. At syempre guys, hugasan natin to ng maayos syempre para mawala yung dugo-dugo ng ating isda. Ayan guys, tingnan nyo ang ganda tingnan ng ating isda. At syempre, madami tayong nagawang hiwa guys, pang isang barangay. At ito nga pala guys, so umpisan na din natin hiwain yung ating talong. So binili ko na yung talong na yan guys, so ano na, nakahiwa na. So mas tipid pagka ganyan. Ayan, so hiwain lang natin guys na maliliit para masarap pagka naihalo na yan sa ating paksiw. Isunod na natin guys ang ating ampalaya. Ayan, so bali ang ampalaya na nabili natin kanina is dalawa yan. So isa lang naman ang ilalagay natin guys. And then yung isa is ilalagay natin mamaya sa ating pakabit mamayang gabi. So medyo maganda ang katipid na ating nagawa. Ayan guys, ganyan, hiwain lang natin ng maliit din na ganyan ang style ng ating ampalaya. And then ilalagay natin sa tubig at ilalagay natin ng asin para mawala ng konti yung pait. Then isunod na rin natin ang ating luya guys. So balatan lang natin yan guys and then hiwain natin ng maliliit. As long na mas maliit, mas maganda, mas masarap, mas malasa sa ating paksiw. Ayan guys, tatarin lang natin ng maliliit yan. So after nun, lagay muna natin sa lalagyan and then set aside. Isunod na natin guys ang ating sibuyas. Ayan, so balatan lang din natin and then iwain din natin ng maliliit para mas malasa din guys. At ito guys, so ilalagay na natin ang ating isda, ang ating bangus sa kawali and then ilalagay na natin yung mga pantimpla, yung ating ampalaya, and then sibuyas, bawang, luya. So paghahalo-haluin natin yan guys dyan sa isang kawali. And then ilalagay na din natin yung ating betsin, asin. Ayan guys. Yung talong pala guys, hindi natin yan kaagad ilalagay gawa nung mabilis sa lumambot ang ating talong. So pag nilagay natin yan kaagad guys, matutunaw yan, mawawala yung lasa niya at yung medyo half-cook na dating. Sili at suka na din guys. Ayan, so bali nilagyan ko na ng takip. Kung gita, ayan guys, sa talong, wag nyo muna isama ha. Kasi lalambot yan kaagad.
Tignan nyo yung takip ko, walang ano, walang hawakan kasi nasira. Ayan guys, so lalagyan na din natin ng tubig pagka medyo kumulo na or pag kumulo na. Ayan, so tanggalin lang natin yung takip. Ayan, so ayan, pagkalagay ng ating tubig guys, pakuluan ulit natin yan guys. And then timplahan nyo ulit, tingnan nyo kung nakalagay nyo sa inyo is okay na yung lasa. So and then baliktarin natin guys yung mga ibang parte na hindi nababad ng todo sa ating sabaw. At kapag luto ng ating ampalaya guys, saka na natin ihalo itong ating talong. Panghuli to guys kasi mabilis itong lumambot. Ayan, so bali takpan ulit guys. Saka na natin ilagay yung ating asukal at konting mantika guys. So yan guys yung aking sinasabing extra timpla. So masarap kasi guys pag nilagyan mo ng konting asukal kasi nag-blend yung asim, alat, and then ayan, sweetness niya ng konti. So yun ang nakakapagpaganda ng lasa ng ating pangsiw. Yung pait kasi guys ng ating ampalaya and then yung asim ng ating suka and then alat na rin ng ating timpla. So pag nilagyan mo na yan ng konting asukal, magbe-blend guys, napakasarap ng kalalabasan. Ayan guys, maraming salamat guys sa panonood ng aking video. Sana palagi niyo pong panoorin ng aking mga videos. Maraming salamat guys. Kain na guys. God bless.